Nandito po tayo ngayon sa Patimbao, Laguna. Ito po ang ginagawa dito. Ayan, naggagawa po sila ng riprapping creek sa tabing ilog po. Ayan. Ayan po. Yun po ang mga tao na construction worker sa dulo. Ayan. Hanggang dulo po yun nung papunta rito sa karugtong na to. Ayan po. So ngayon po, ako naman po, ito ang aking gagawin ngayon. Yung bako. Ayan, yung unit na yan po. Yan po ang aking mga helper. Yan po ang gagawin namin ngayong araw na to. Isang unit ho na pc160 na bako. Ayan. Dati po, nandun yan sa baba. Nakalagay. Doon po yan inabot ng parlisa. Nasira po yan doon. Ngayon, kahapon po, ginawan ko ng paraan para makaakyat siya rito. Para madala ho sa sifting lugar. Ayan. Ayan. Nandun po yan dati sa baba, nakalagay. Hindi po mapagana. Ngayon, ginawan ko po ng paraan para lang ho may akyat dito. May hahon papunta ho doon. Sa bako, ay sa posisyon ng bako na yan. Sa napaglagyan ng bako. Ayan. Diyan po namin gagawin yan. Para safety ho. Kasi minsan ho, malakas ang ulan, malakas ang agos ng tubig dyan, may posibilidad na abutin yung bako. Ano rin, kasi malakas po ang agos dito ng bako eh. Ay, ng tubig eh. Ayan. Ayan po. Ngayon po, ito po ang aming gagawin. Ang unang gagawin po namin dyan, susubukan namin tingnan, bababa ang control. Kasi, na-loss yung pressure niya, P8. Malakas yung pressure ng pump pagdating sa control pH siya. Hirap ang makina. Minsan nga ho, hindi mapaandar ang makina eh. Nagpapalit-palit ang operator ng battery. Ang pagkakaalam, lubat lang. Ay, nakakatatlong palit silang battery. Ganun pa rin. E-start, hard starting. Pit ang makina. Hindi niya kayang paikotin ng masyado. Kaya hindi tumutuloy umiikot. Hindi siya napapaandar. Ngayon, kapon, ang ginawa ko, minalwal muna para mapaandar namin. Meron ako isang parts na binaklas para lang mapagana at mailagay po rito sa pwestong to. At dito, safety ang bako. Hindi siya delikado kaysa nandun sa baba siya. Ayan po. Ayan ang aming gagawin ngayong araw na to. Mga kayabi. Ayan. Ngayon po eh, nililinis muna habang naghihintay kami ng ibang tools. Kinakuha pa po. Ayan. Akyat po tayo para makita natin ang ginagawa. Pwede makikisagi ho. Ayan. Ayan. Ayan po yung control. Ayan. Binaklas na ho. Ngayon pagdating ko, baklas na ho. Tanggal-tanggal na ho ang hose. Buti na lang kahapon, bago namin ni bago ko po iniwanan, nilagyan ko muna siya ng mga marker, puncher. Yan po ang kailangan natin, lagyan ng puncher para malaman natin na hindi pwede magkaburbaliktad ang pagkabit pag binubuo na. Ayan ho, baklas-baklas na ho yan. Ayan. Ayan. Iaangat na lang po yan, yung control na yan. Para ho, matingnan by steeds. Gawa na hong kung saan-saan na lumulusot yung hydraulic. Madalas magputok ng hose. Tapos yung ngayon naman, kahapon, dito naman dumaan na siya mga hydraulic sa dugtong-dugtong na yan. Diyan na nanggagaling, pumuputok na siya ng kusa. Kaya ngayon, napilitan na kaming ibaba para check upin o tingnan. Baka mga o-ring kit, repair kit, kailangan ng palitan. O may stock up na spool valve o may papalitan ng mga relief valve. Ayan. Yan po ay mga kayabi. Hindi po pwedeng basta baklas lang ho ng hose kasi may posibilidad na magkaroon tayo ng problema. Kailangan bago natin baklasan, lagyan ho natin ng tanda o marker. Pwedeng pancheran ho bawat isang hose ka
kaasawa pa pancheran. Ito naman ho, bago binaklas may pancher na ho yan. Yung iba naman may tali, may marka. Kaya wag po tayo basta baklas-baklas at napakahirap po. Lahat pong mekaniko, hindi naman ho lahat ng mekaniko ay kayang gawin to. Lalo na pag iba ang nagbaklas, eh kailangan talaga bago baklasin may palatandaan tayo, marker o pancher, lagyan ng pancher para kahit paano hindi tayo magkamali pag balik, hindi tayo magkakaproblema. Ayan, ayan po, ito po yung backhoe na unit. Ayan, eh pasamantala po muna natin itigil ang video at eh iaangat na ho namin ang control. Paki-like na lang ho at paki-share ang aking ginagawang unit. Salamat ho. Ayan po. O mayroon din po kayong katanungan, i-PM nyo lang po ako o mag-message lang po sa akin. Willing po akong tumulong sa kung may nais na magtanong about sa kanilang mga unit. Lalong-lalo na ho sa mga malalayong lugar na bihira ho makakuha ng mekaniko. I-PM nyo lang po ako na kung may nais po kayong katanungan sa inyong nararamdaman sa inyong unit. Salamat po. So ayan po mga kabakit o kabakal, ito na po yung control ng PC160 na bako na ibaba na po namin. Ngayon nasa baba na siya, unti-unti na namin siyang ibaklasin, kalasin, katayin para malaman kung ano ang sira. So, pwedeng o-ring kit na sira na, pwedeng repair kit na papalitan. Yan kabakit, bago po lahat natin simulan, ito po ang aking mga kasama. Si Julius Babaw. Sino po ito si Tio? Yan. Saka ito pa po isa, Tio. Yeah. Tagamirol. Si Kuya, taga nanonood po. Ayan. Nanonood ako, kung ano naman loob. Ayun po yung bako na pinaggalingan yan. Nasa dulo. Yan. Yan po. Ngayon po, sisimulan na natin. Bago po natin simulan, babaklasin, kailangan by stage po ito eh. Kailangan lagyan natin ng marka o pancher para di po tayo magkamali pag hinuyag yan. Para pagbalik, kailangan pare-parehas din. Tapat-tapat, baka mamaya may salisi, may baliktad, ay hindi po gagana, magkakaroon tayo ng problema pag kinabit. Ayan po, sisimulan natin yan bago natin huyagin. Oh, paki soyo po ng tolstad. Ayan, hintayin lang natin saglit yung tolstad para. Ayan po, ito mga spool valve nya. Spool valve. Ito yung relief valve nya, maliit lang. Ito yung main pump ng hose, galing sa pump na main. Ayan. Lahat po by steeds na to, may mga o-ring kit yan. Ito may mga o-ring kit din, lahat ng ito, meron din po yan. Ito may o-ring kit, tapos meron po yan na mga strainer na maliliit. Titingnan natin, baka barabarado na rin ho. Ito may ganyan, may strainer din ho yan. Maliliit lang. Huyagin natin by stead. So, marami palang piyas sa loob yan. Malalaman po natin kung may sira na siya na mga o-ring kit. Kasi ang langis po niyan, kung saan saan na lumulusot, dito dumadaan na. Dito sa mga steeds yan, dyan lumulusot na dyan. Kung saan saan na nagpupuslitan. Bago po natin simulan yan, maglalagay muna tayo ng pancher. Bro, pakisuyo nga pa, ibaklas nito. Ito. Ayun po, may mga katanungan about sa heavy equipment, pump, travel motor, swing motor. Willing naman po kami tumulong sa abot ng kaya, abot ng aming makakaya na gawain, nakaalaman ho. Ito lang. Ayan, sige, paitanggal tong hose na to. Ayan. Ngayon, bago po kayo magtanggal, kung hindi nyo kabisado, at pwede nyo pong lagyan ng pancher, marka, dyan. Pwede naman ho. Nina, pwede naman ho ninyong lagyan ng picturean nyo, videohan para sigurado kayo na hindi kayo magkakamali. Kasi mahirap na ho, pagdating sa ikakabit na,
mayroon baliktad, nagkakaroon tayo ng problema. Pwedeng salubong ang pressure, hirap ang makina, yun, ganun po. Oop, mali. Mali, mali. Okay. Okay, yun po. Yun po, mga kabakit. PM nyo lang po ako kung mayroon po kayong katanungan sa mga ginagawa nyo. Kami naman ho ay willing magtulong. At ay pwede naman ho ibahagi namin ang aming kaalaman. Hindi naman po totaling magaling kami. Kumbaga ho ay nakakaintindi. Wala naman hong magaling na mekaniko. Lahat naman pong mekaniko nagkakamali din ho. Pero po maganda ho, it's possible na hindi tayo magkamali para hindi tayo mahirapan. Ayan ho. Ayan, tinanggal na ho. Yan po ay bago naman ho tinanggal, mayroon po hong puncher. Maluwag ang kilos pagbaklas. Ayan. Yan po si Mr. Julius Babaw. Ayan po yun. Sige po. Ayan. Papunta rito ang tulak ba din. Ayan. Yan o. Ang bakaw. Yan o. Lang uli. Unti-unti po na niya. Tiyatanggal. Ang mga hos. Ano? Wala. Para wala malaman. Bra. Kung talagang. Wala akong ano ang sira. Ate. Ha? Ayan po siya ngayon. Papababa, papababa. Ayan. Ayan po siya. Eh di na ano mga kabakit, mga kabakal. Ito po ang aming gawain. Magbaklas lang ho at magkabit. Magrepair ng control, main pump, swing motor, travel motor. Ngayon, papansiran na ho natin. Sige lang ha. Yos, lagyan mo to ng puncher. By stage lagarian mo para matanda tanda natin yun para eh yes. Hawak mo yos, ako ang lalagay. Tiyo, bidyoan mo po. Yan. Yan ganyan po. Yan. Yan, okay. Papatsiran ho natin at nang para hindi po tayo magkamali o magkabaliktad. Kunasan mo na. Yan. By stage po yan. Sa mga biyasa na eh kahit di na nila pansiran ay kami po ay mas maganda po yung naninigurado lang ho tayo kahit tayo ay mga sanay na rin ho. Wala naman po masama na maglagay ng pancher. Pwede rin po na patok ay pa ano pancher na papako na Jackpot ako. Ning. Wala namang motor yan, ikaw lang yan. Jackpot ako. Daanan lang ng krudo. Krudo. Saka kunoy. Teo. ATF. Tagas na sama na to, di ba? Guwan ng ano, mga dami na, mayroon ko tumingin. Hindi. Tawag ko ano yan eh. Bilkap. Mga bilkap niya. Lagyan mo ng 5 na. Apat lang yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na ito. 5 na kitle. Yun na, tandaan na, yun na. Oo. Oh, ayan po ah. Ayun mga ganito. Nilalagyan lang po natin ng puncher, saka natin bubuksan. Apat, samantala po muna natin putulin yung ating video. Paki-like na lang po at i-share ang aking video sa mga kabady ko diyan na mekaniko o hindi man ang mga nakakakilala po. Nagsiservice din ho kami sa kung saan po mayroong magtumawag sa akin. Nagsiservice din, home service din ho kami. Ayan po, salamat po.
Ayan na po mga kayabi, mga kabakit. Nahuyag na po natin yung control. Ang unang nakita po natin ngayon, ito, lusaw na yung mga o-ring kit nya, saka mga masyadong ano na, pantay na, halos pantay na, lubog na, kaya lusot ng pressure. Ayan. At dito, wala na rin mga o-ring kit, lusaw na. Ayan. Ayan. Halos o giba na siya, kaya lusot na yung pressure. Kaya hirap ng makina pag nagsaralubong na ang pressure niya. Lusaw na, ayan. Lusaw na po, ayun. Mga lusaw na rin po yung ibang o-ring kit doon. Yan po ang nakita natin nung binaklas natin yung control ng bako. Ngayon po, lilinisin lang ho yan at papalitan ng mga o-ring kit, repair kit, saka ibabalik uli, bubuin. Siguro naman ho, may makikita na tayo ng magandang performance niyan. Saka yung mga o-ring kit ng relief valve papalitan, saka itong tagas-tagas sa mga spring, sa spool, repair crate, saka dito po, huyagin ko pa po ito. May mga o-ring kit din yan. Saka yan, mga ganyan. May mga o-ring kit din po yan. Yan po, mga kayabi, mga kabakit. Ayan, lusaw na ho. Ayan, mga lusaw na ho. Ayan, wala na. Kaya ang pressure niya ay lusot na. Kaya walang magandang ibibigay na performance ang bako. Yan po ang ating mga kasama sa pagbabaklas. Si Julius. Isa pa, yung dalawa. Yan, yan po. Salukuyan po natin naglilinisin at ibabalik po ulit natin pag nabili ang pyesa. Yan po. Ito, giba na rin to. Wala na rin ho ito. Lasot na rin ang pressure nito. Saka lapat na siya. Ay sa lakas ng pressure ng pump, talagang lulusot na yun. Ito, wala na rin mga o-ring kit. Lusaw na, wala na. Yun. Bakit? Kailangan repairin para bumalik ang gandang kilos ng bako. Ayan po ah. Huwag po kayo magsawa sa aking mga video. I-like nyo lang po o i-share ang aking video sa YouTube channel ko po, Jonathan Mapa. Yan po ang aking YouTube channel vlogger. Salamat po. Kung mga katanungan, mag-PM lang po sa akin. At willing naman tayong tumulong at magbigay ng kaunting idea sa mga nangailangan. O yan, lalagyan natin yan itong pyesa. Yan po, salamat po. Thank you for watching.